Hello, Robin! Hello, ma'am! Mabuhay! Hello! Welcome. Grabe naman to! Ang laki-laki niya! Parang yung buong kalye. Ah, yun ang pangarap ko sana. Hindi pa ganun pa? Hindi. As in, okay, nandito. Mas maganda sana to kung gano'n lang nangyari. And laki na niya. So, ito ang Museo de Padilla. De Padilla. So, let's go and get the other Padilla. Hindi po kayo. Makiisa po tayo sa mga multo dito. Hello, ma'am. Welcome to... Wow! Museo de Padilla. Oh. My gosh! So... Ma'am, pasensya ka na, ha? Hindi ko alam kung tatanong na ba ako dyan kasi hindi kita nasalo. Ang layo ko sa'yo. Parang kitang-kita na ang aking pagka-gentleman medyo nabawasan. Not at all. My gosh, eto na tayo. Look at this. Ito po ang Plaza de Juan de Padilla. Kinopya po natin yan sa isang lugar ng mga Padilla sa Espanya. Yung mismong pagkakalagay ng fountain sa gitna ng plaza. Oo. At ito, anong plano mo dito pagdating ng panahon? Plaza lang po talaga siya. Oo. Wala po dyan ilalagay. Ito po, itatimes po yan. Oo. Lalagyan po yan ng bigat. Ay. Tulad sa Ilocos, pag dito sa Akusar. Oo, yes. Yan. Ganun ang ano po natin. Oo. Ang ganda, ha? Para sa loob ng Quezon City, malaman ninyo kung gaano kayaman ang kultura. Ang ganda. O, hanapin na natin si Marlon. How big is this? 2,000 square meters. Okay. 2,000 square meters. Kami dalawa kasi ni Mariel, pag meron kaming nakita, baka nagpunta kami sa abroad. Ako matagal na, hindi pa kami mag-asawa talagang sa mga Islamic architecture, ganyan. So, naging kami na, naging magkasama kami sa ganun. Hindi niya ako kinukontra kahit saan yes. Kami pumuntang bansa. Yan ang totoong secret. Never ka kukontra. So, yung pag dumating kami, pagdating namin, gusto ko gawin yun ah. Gagawin niya lahat para yung vision ko magawa. So, turo mo. Anong ito, anong buong to. Okay. Ito. Itong buong concept nito, una namin ginawa yan sa bahay niya. Sabi niya, ano bang plano mo dun sa museo? Kasi nung dumating siya dito... Itong museo lahat to? Oo. Wow. Nung dumating siya kasi dito, school. Eskwelahan to. Oo. Tapos nasara. So, nagkaroon ng point ng depression. So, ano bang gusto mong gawin? So, sabi ko, gusto ko na lang siyang gawing bed and breakfast. Kasi Vic, inspired from our travels na nagbe-bed and breakfast kami. So we wanted to give them that feel because every time we're in a bed and breakfast, it always feels special, it feels homey. We want people to experience, get that experience also. So wait, ito ba Airbnb to? We're working on it to be like that. Ang galing. Ito, ano to? What are you building? Ito, mosque ito. Open to the public. Open to the public, yes. Ito, ginagawa pa to. Ba't gusto mo magtayo ng mosque dito? Kasi, halimbawa, binuksan na namin siya na Airbnb. Yeah. So, halimbawa, mag-iimbita ako ng mga Muslim din, mga Indonesian, Malaysian. Malalim ang kinalaman ng Pilipinas sa buong Southeast Asia. So, doon ko gustong buksan. Kaya itong lugar namin, Spanish, Filipino inspired din. So, pag nagpunta ka dito, may malalaman kang culture ng Pilipinas. Okay. Anong nasa taas? Merong family ballroom, nandun din yung katipunan. Right now, in the ballroom, there's an event. Meron kaming, meron akong pa-seminar dun sa mga team Padilla. Wow! So, ang nasa nito, ballroom to. Yes, it's our ballroom. Akit muna po. Wow! Magandang hapon po! Hi! Magandang hapon, mga kabarli! So, this is... Hi! Ito ang... Oh, si Mama, ito. Ito ang Eva... Doña Eva Lolita Carino. Ballroom. Galing. Ni Mama. Opo, andito po siya. Punta natin si Mami, mag-yellow tayo. Gising ba? Si Lolo, tsaka si Lola pala. Of, yes. Babe, ano ba? Karen, my grandparents, my Lolo, and my Lola. Hello po, sir. Si Karen. Kapila po.
Hello, hello po. This is my hello. Lola. Oh my gosh, talaga ang ganda ng lahat. Good afternoon, good afternoon. Parang tulog si mama. As ito, tulog. Tulog. Tulog eh. Pero... Pero ito yung room. Oo, ni mama. Dito talaga siya. Yes. Yes, no. Oh, yes. Eighty-nine. Okay. 89 si mama. So, ilang taon na ba ang property na to? Ah, matagal na to. Oh. Oo, oh, nako. Mga... Go ahead, Karen. 89. 1989. 89, oo. Oh. Ang nagpatayo nito, tatay mo, nanay mo. Hindi, si Hermats to, si mama. Oh, wow. Oo, si mama. Tignan niyo to, oh. Ito ang katipunan. Yes. I'll turn on the lights. Oh. Ako na, babe. Buksan na lang natin. Okay. Oh, wow. Buksan ko na lang para... Ang ganda nito. Pero Robin, dito ka ba lumaki? Oo, dito. Ah, hindi. Ano na ako, binata na ako nito. Oh my gosh. Tignan niyo yung hagdan. How beautiful. Classic Filipino. This is really a heritage home. Thank you. That's what he wanted. Ito yung Katipunan Hall. Oo. Ito, kinopya to sa original na kung paano nagmi-meeting sila Andres Bonifacio. Ito yung haba nito. Talaga? Opo. Pero ikaw gumawa nito or noon pa to nandito? Ah, hindi. Kami na gumawa nito. Yun. Oo. Pero gusto niyo ba ni Mariel gamitin ito more or negosyo na lang? Negosyo talaga. Negosyo. Ang ganda niya. Oo. Kasi yung nakikita namin sa abroad na Airbnb talaga, gusto ko ganun ng... Yeah. Oo, yung mga turista, kahit local tourist o foreign tourist, pag pumunta, meron kang ma-absorb tungkol sa Pilipinas. Yeah. Yun yung... So yung museo na to, other than your history, yung family, ano pang ilalagay niyo? Spanish-Filipino. Spanish-Filipino history. Kasi doon galing ang Padilla, Spanish-Filipino. So, yun, papakita mo yung kultura na iniwan din sa atin ng Espanyol. Na hindi naman puro gera, hindi naman puro... Ano ba yung mga natutunan natin sa Espanyol din? Pero itong structure na to, noon pa ito na yun. Kung baga nung kinayito ng mga magulang mo, ganito na yung... Hindi mo magulang niya na ito siya. Yung lang ang original. Siya nagpatay. Siya, it was already Robin's ano. He was 18. 18 ka when you started. And then, it was just that Mama Eva was the one who was building it for him. Pero it was Robin's. Ito yung Mindanao room. Oo. Medyo pasensya lang kasi dyan. So, dito natutulog ngayon si Robin and Mariel pag nandito sa Museo de Padilla. Yeah, boss. Ibang weave ng mga tribo. Okay. Yes. Ito, Maranang. Ito, Maranang to. Maranang. Maranang. Ito naman, igurot to. Wow, so you really appreciate it, eh, no? Lalo sa taas. Ayun. Pero nung pinatayo mo to in the 80s, tanong ko, ba't ganito yung structure? Anong naisip mo? Castle siya ng 80s. Castle yung peg. Talagang yung love niya for Mindanao and the culture. Ang nandito, yun ang naka-frame. Tausog yan, tausog. Tausog, yakan, mixture na to. Ang ganda nito. Mixture nito. Wow. Meron din akong Batangas. Ito, Batangas. Ay, ang dami pala dito. Oo, Batangas to. So lahat yan, inano mo. Inanamak mo talaga. So, pag
tumuloy ka dito, nag-Airbnb kami, natututunan ka. Kasi lalagyan pa namin yan ng mga description. Description. So, na-educate ka. Robin and Mariel, ilang taon na kayong kasal? 2010. Ilang taon na nga din? 2013. 14 years. Magpo-14. Yes. Magpo-14. Sa August. Okay. How would you describe your marriage? Adventure pa rin. Yeah. It's spontaneous. Kasi si Robin ganyan eh. Ganon. Ganon siya. So, okay. Game. Oo. Mm-hmm. So, in love pa rin talaga kayo sa isa't isa. Hindi naman kami tatagal kung hindi pa in love. Yes. Yun nga. Anong sikreto? Naaway niya kasi ako eh. Totoo. Ah, talaga? Kasi I'm thinking, the more it won't work kung inaaway ko siya because in my head, never ko siya inaaway. No, pero takot ka kay Marian. Sa anong aspeto? Hindi. Kasi may maraming bagay na dapat matakot sa asawang babae. Mm-hmm. May mga pagkakataon naman na siya dapat lang matakot. Diba? May boundary yan eh. May boundary. May mga lugar na teritoryo niya, katulad ng bahay. Pag sa bahay, talagang siya ang boss. Siya ang speaker of the house. Paano ka napatino ni Marian? Hindi, nung nakilala naman niya ako, matino na ako. I think it was the age. When I married Robin, nandun na siya sa age na ready na siya talaga mag-settle down. So it was a blessing sa akin because when I think about it, if I had met Robin during his earlier years, I don't think we would make it either. But ano ba ako dati? Parang napakasama ako naman. Diba? Nahusgahan lang ako. Mabait ako, no? Akala lang nila yun. Oh, pero sa image lang yun, sa image. Pero nagbago ka. Maraming aspeto. Dahil bisyo, yung mga ganun. Wala na tayo noon. Talagang tama naman yung sinabi niya nung nakilala niya ako. Nasa loob na ako ng revolution na sarili ko eh. So, siguro kung nakilala niya ako nung panahon ng rebellion ko, ay malabo talaga. Anong pinag-aawayan niyo pa sa ngayon? Siga kasi ito eh. hindi pwede. Minsan, ako din naman nang may mga mali. Siyempre sa loob ng bahay, siya siga. Diba? Siya ang nakakaalam eh. Minsan pinakikialaman ko yung kanyang mga bagay-bagay sa amin. Yun, naaway ako doon. Madalas ako nagdadabog, nagkukulong sa kwarto. Pero mabait naman yan. Kahit nakakulong ako, kumakatok yan. Babe, dito na yung pagkain mo! Supplied naman ako ng pagkain. Minsan kasi nagkukulong ako, dalawang araw, tatlong araw. Hindi ako. Totoo? Yeah, ganun siya magtampo. Ganun fasting talaga, fasting. Fasting yun. Hindi ako makain. Yeah. Tapos ako din, sa start, kunwari galit din ako talaga. Bahala siya dyan talaga. Bahala! Hindi, magkulong siya dyan. Hindi, okay. Ganyan. Pero eventually, hindi man siya pwedeng mabulok na lang dun sa loob, di ba? But now, actually, we don't like fight na we're speaking to each other, hindi na sa text na lang kami nag-aaway. Oo nga daw. Yeah, sa text na lang kami nag-aaway. Because I don't like shouting. I don't like my kids to hear shouting. So, we won't be able to express ourselves if for example, if we're like talking. You know, kasi mapapasigaw ka, di ba? At least sa text, nasasabi mo lahat. Pero sabi niya, siga ka daw. I don't know that. Baka malaglag ka sa upuan mo kahit malaki. I don't know that. Matapang, ibig sabihin. I really don't know that. Because ako in my head, kami naman, we follow Robin. In the households, the major decisions that are coursed through him. Would you consider yourself a submissive wife? Yes. Alam mo naman, kontrahin ko pa yun eh. Magkaibang point ko. Parang siguro they're thinking, are they really married? Kasi parang iba yung marriage ko dun sa marriage niya eh. Pero ang sweet, di ba? Pero masaya kami. Oh. Alam mo, we're so different. Wala, sa character pa lang eh. Yeah, like yung sa akin, there's this
cookie shop in Amsterdam that you line up for. It's like really, really delicious cookies. So I went there. Per person, 5 boxes lang yung pwede mong bilhin. So pumila kaming dalawa. Sabi ko, oh, sige, kukuha ka ng 5 boxes. Kasi, ano? 5 boxes. Sabi niya, seryoso ka ba? Ha? He was shocked that I was making him buy 5 boxes of cookies. And I'm like, what did you think? We were lining up here to buy a piece of cookie? Siyempre, bibili tayo ng marami ng cookies. Alam mo, hindi niya talaga kinaya. Ikaw na lang yan. Ikaw na lang yan. Hindi niya binili yung 5 boxes of cookies. Ako lang yung bumili. Tawang-tawa ako. And then sabi ko, okay, dahil dyan, babalik na lang ako ulit to buy another 5 boxes. Oh, ba't di mo ginawa? Baka ramdam ko lang, bibili na siya eh. Bakit naman bibili pa ako? Gusto niya 10 boxes. Yes! Oo, I get it. Yeah. Yeah. Eh, ang haba nung pila, di ba? Baka sabihin ng tao, swapang naman itong tao ito. Binila nila lahat. Tapos? Eh, ang haba nung pila eh. Yeah. Pero, binilan ko pa din naman siya. What happened was, we went back again, and I bought my 5 boxes again, and he bought 1 box. One box. So, yun yung ano ka na, we're so different. Like for me, of course. Baon mo yun. Dapat, dun sa 2 days na pumila kami, may 20 boxes na dapat kami. Ako naman, tawang-tawa ako na ang akala niya, isang piece of cookie lang yung bibili namin dun sa pinagpila-pilahan namin doon. Eh, yun kasi yung ginagawa ng maraming tao, tag-iisa lang sila. Tayo lang naman yung may panic buying eh. Yeah. Oh my God, we're so different. So in the grocery when I'm there, and he only goes with me in the grocery when we're abroad. Robin is like this on my ear. Oh, baka nagpa-panic buying ka na. Alam mo, kakapulot mo pala na isang bag ng kamatis, panic buying na agad. I'm like, oh my God, we're just in the grocery. Pero ano kumidi kayo talaga. Pero ganyan kami. Yes, ganon. Pero masaya. Pagdating sa gastos, sino ang boss? Asya. Siya, hindi mo na ako magastos eh. Robin is not magastos at all. He hates things. When he sees, kunwari, ang daming nagregalo ng mga stuff o yung closet niya punong-puno, ano ba yan? Ang dami-daming damit. He gets upset. Sobrang wala. Robin has no gastos. He has no luho. He has no vice. Wala siyang yung... Kasi di ba may mga iba na, for example... Rubber hindi, shoes, yung iba, oh my or gosh, something. No, or like cars, or yes, like whatever. Or he has... Oh no, he has none of those. Zero. So Robin, dati ka pang ganito? Hindi po, nung nag-Muslim lang po. Yun. Okay. Lahat ng kinikita mo, binibigay mo kay Marielle? Pinamimigay po namin. Yeah, hindi ganun. Meron lang siyang pera. Meron akong budget. Meron akong household budget. What about savings? Who's in control? Siya may savings. Oo. Pagka meron naman sobra, binibigay ko naman, bahala ka na dyan. Bahala na siya. Oo. Pero ikaw, magastos ka. Ako, magastos ako. Malakas naman siya kumita. Ako, magastos ako. Like, but I work hard for my gastos, so I don't feel guilty at all. In the beginning, every time something would arrive, he would be that voice and say, ano na naman yung binili mo? Ano naman yan? Na yung type na I'd be giving my eyes the big eyes kasi ba't yung pakalat-kalat yung mga delivery, di ba? May mga ganon. Ngayon, hindi na. Ngayon, parang dinadaanan niya na lang. Parang na-accept niya na rin. Kasi naman ang tindi ng kinikita mo rin doon sa live selling. Lord, what's the first item that you wanna see? Meron ba kayong request na gusto niyo ipa-flex? Matulog na lahat ng Joy Minor, only interested buyers. Hoarder si Mami Marianne, isa pa, may kapatid! Nainis ba si Robin nung una doon? I think nung una hindi niya naiintindihan. Nung una, parang, what are you doing? What is she doing? Eh, paano puro regalo ko yung binibenta niya? Eventually, nung nakita niya that I liked what I was doing and parang I was making money with what I was doing, ganun na siya, oh sige, ibenta mo pa yan. Wait, Robin, anong regalo mo ang binenta niya? Dami, bag, sapatos. Ba't mo binenta? Well, yung sa shoes, lumaki yung size ng feet ko, so I had to do that. And then with some of the bags, the key ones that he really gave me, I kept them. Pero yung mga, ano na, I don't get to use anymore. Uh-oh. At that time, I needed the funds, so I sold them. Uh-oh, okay. So, yung live selling na to, you really enjoy it. Yes. And you're so successful Thank in it. Thank you. Oh.
Ang tanong ko, may say ka ba sa decision niya politically, sa career niya? No. No, I mean to say, like, for example, yung stand niya on certain things. No. Uh-oh. Whatever he sets his mind on or whatever he believes in, yun na yun, hindi ko na yun mababago. So ako, what I try to do is I try to understand where he's coming from. Kasi doon lang sa pagkandidato. Oo. Sabi niya, pag hindi mo naman ginawa yan, pagsisisihan mo yan. Pagka ginawa mo, matalo ka, at least ginawa mo. Sabi niya. But what I was saying was, like, he's so vocal about so many things. Vocal, vocal, vocal. He wants to help so many people. And I just felt that he could do so much more. He would be a bigger voice if he had a position. Do you like being a senator's wife? Parang, it's the same. Like, it's wala naman pinagbago. Yeah, wala pinagbago. So it's wala. The same. Siyempre, ngayon, parang hindi ka makagalaw lang ng security, yung mga ganun, yung protocol, yun lang. Yun lang yung mga nakaka-istorbo sa amin. Oo. Kasi dati, hindi kami ganun eh. Kami, ano yung maisip namin yung araw na yun, ginagawa namin. So, ang pera, ang gastos, si Mariel ang boss. Sa mga bata. Siya din naman. So actually, when you asked earlier, ano yung kadalasan na pinag-aawayan nyo? I think it's, for example, when the child has a fever, para sa akin dapat pinapaliguan because para ma-feel refreshed, para bumaba yung fever. Siya naman, ang kanya, pag may sipon, ubo, lagnat, dapat hindi pinapaliguan. So those are the things that I feel we bicker on. What about education? I told him what I wanted for the kids and then I showed him what I thought was best. Robin, anong klaseng ama ka ba? Cool ako, wala akong ano. Nagsasalita lang ako pag medyo may over na. May over. Medyo ano na yon. Pero lahat ng kaetikan, kaartihan, siyempre mga babae yan eh. Sakay ko naman yun. Uh-oh. Pag medyo ano lang, halimbawa si Isabella, mahuhuli ko, nanonood ng wala doon sa edad niya. Aya, away na kami niyan. Conservative ba to? Robin is conservative. Robin is very conservative. He is old school. But actually, he's also very cool. Like, I'm surprised sometimes. Pero before anything else, he's a father. He's a really good dad. Oo. Talaga. So, always siyang ano dun sa kid. So, super protective, super caring talaga. So, sometimes, for me, masyado pa, ha, okay lang naman yung ganito. Pero, ganun siya mag-love. Pero prior to this, may iba ka rin mga anak. Anong relasyon mo sa mga anak mo? Ang maganda lang kasing nangyari, yung mga ibang anak ko, medyo matatanda na sila, malayo na yung edad. Kaya yung mga anak ko ngayon, iba na yung relationship ko sa kanila. Mas lamang na yung sa trabaho nila, mas lamang na yung pagiging magulang nila, hindi na yung pagiging anak. Pero do you still support your other children? Financially, hindi na, wala na. Oo, wala na. Lahat sila, okay naman na. And ikaw, Marielle, anong relasyon mo sa kanila? Oh, you know what? We have reached this really nice place na we are parang barkada lang din. Most of them are moms na rin. No. So, we talk about kids. They're mostly the same age. Oh, my eh. Kids and their kids. Oh, oh. So, meron kaming common denominator na napag-uusapan. Binsan ba, Robin, nagkaroon ka ba na may pagsisisi ka na I wish I provided them with a happier family life? Meron naman akong quality time din naman dun sa kanila nung time na yun. Lagi ko nga sinasabi kay Mariel na hindi ko nabigay sa mga anak ko sa kanya yung naibigay ko dun sa mga anak ko sa una. Tulad na? Ay ba yung buhay sa abroad? Kasi yun ang pinaka para sa akin ng golden na nabigay ko dun sa mga unang anak ko. Yung mga anak ko sa una, may freedom sila magtatakbo sa park, sa mga may freedom talaga. Ito ngayon, lalo ngayon, may bodyguard sila, may ano ba. Para sa akin, talagang suklob na suklob eh. Kaya pag nag-a-abroad, masaya ako kasi nakakatakbo sila kung saan. Siguro yun yung ano.
Yes, yes, yes. Sino ang tagaplano pag nag-a-abroad? Ako, ang tigapla. Ako. So, magugulat na siya, yun, doon na pala tayo pupunta. Saan naman bumibili yung ticket? So what I do, hindi na ako pwedeng lumipad ng regular airfare. It has to be on sale. So what I do, whenever there's like a Great BDO sale or a Cathay Pacific sale, I'm there. If the gates open at 10 at 8, I'm there. Personally? Yes. Nakapila si Mariel Padilla? Siyempre, kailangan. Because you wanna be there first para yung, kasi baka magkaubusan ng slot for the dates, right? And it really makes a big difference. Kasi merong mga buy now, tapos pay later. Pag sinabing buy now, pay later, after 3 months pa yung lalabas sa bill mo, tapos may 0% installment pa yun ng 3 months. Ang galing-galing talaga. Pero ang nanotice ko sa'yo, wais ka. Magaling ka sa negosyo. Thank you. Matipid ka sa pera. Puro sale. Matipid sa pera? Ayo, nagulat din ako. Oh my God, matipid sa pera. I like that. De, marunong ka sa pera. Thank you. I believe. Marunong sa pera? Magaling ka kumita. Yes, I believe that too. Oo. Ano ba yung mga iba po pang negosyo? No, I have a steak business. Masipag siya. Yeah. Yun. Masipag magtrabaho. Masipag din gumastos. Yes. Oo. Kaya pera ako naman masipag. Niya yun eh. Wala kang magagawa. Kaya ako masipag kasi meron akong mga benga kapritsyo. Magastos ako. Yung mga kapritsyo niya kasi hindi ko bibilin. Kaya mapo, tulad ng ano, sabihin mo lahat. Lahat, lahat ng... Si Robin pays for the electricity, the water, the food, the salary of the household. Basic. The gas of the cars, ganyan. The needs, the essentials, the necessities. Tuition! Kay Robin yan. Everything else beyond that, hindi na. So the nice... Damit niyang mamahalin, bag niyang mamahalin, sapatos niyang mamahalin, lahat yeah. Mga mamahalin na damit ng anak ko, sagot niya lahat. Yes. So wow. That's why I have to work. Kasi I like nice things eh. So I'll buy the nice things. And the reason why I get to do that, kasi si Robin naman takes care of the necessities. Oo. Alam mo yun? Pero Robin, anong pananaw mo na ganyan din ang misis mo? Okay lang. Oo, kasi ako naman, bawa, mga okasyon naman, nagiregalo naman. Oh yeah, niya. Yes. Pero hindi naman yung katulad niya every week eh. Gusto niya may bago. Kaya every week kung mapanood mo siya mag-live, minsan twice a week. Oo, twice a week. Pagka ganun siya kasi pag meron siyang gustong bilhin. Yes, meron akong pinaghahandaan nun. Pag lagi ako naka-live, ibig ay may babayaran to. May due date to. Sa 14 years niyo together, was there ever a point na muntikan kayong maghiwalay? Ama, kung away lang, madalas siya kung gustong iwanan ito. No, baliktad niya eh. Kata naman. No, baliktad talaga. No, baliktad. Si Robin ang ano, si Robin ang feeling ko parang in my head, I'm thinking, oh, maybe ganun kasi nga, baka he's older. So parang in his head, pag konting hardship lang ng konti, ayoko na. Alam mo yon, yung kasi na-reach niya na yung point in his life na he won't accept any more bull or whatever. So baka, ayoko na, ganyan. So, for me, siya yung mas madalas na nag-aayaw na niya. Grabe. Na kunwari pag nag-away kami, ha? Pero was there a time na muntikan, it was serious? You know, when you're in that situation, when you're thinking you can't do it anymore, di ba? I think you think that it's so serious na hindi na. Pero looking back, we never really had like a... Oh, serious na away. Serious one na dapat talaga na yun talaga, ano na, kumbaga second wind na nito. It's not never like that. What is it about Mariel that you really fell in love with? Hindi ko kayang gampanan yung pagiging siga na tatay. Siya ang tumayo talaga. Pag time na nung ano, tuition fee na naman. Oh, di ba nagbayad na tayo ng tuition, no? Sino ang mas mainiti ng ulo? Siya. Oh my, now this is a lie. Wala na po nangyari dun sa interview. Hindi na kami nagkasundo-sundo dito.